Ang suso. Ito po ay mga susong pilipit. Iluluto natin sa gata na may kasamang puso ng saging. Noong ako ay nasa elementarya pa, natatandaan ko na tinuro sa amin ng aming science teacher ang tungkol sa mga mollusk. Yan. Ang mga molluscs ay ang mga katulad nito ay halimbawa nito ay itong mga snails o itong mga susong pilipit na nasa harapan natin ngayon ay kasama sa mga molluscs. Mga kauri sila ng mga clams, oysters, scallops at kasama na rin dyan yung tahong. Sa aking mga previous videos, may niluto na akong susong pilipit in gata. Yes, that's true. Kung gusto niyo siyang mapanood, browse lang po sa baba para mapanood niyo. Pero ngayon, ginataang susong pilipit pa rin, pero lalagyan natin siya ng gulay. Ano bang gulay ang pwede kong ilagay? Ang ilalagay ko ay puso ng saging. At eto pa ang mga ingredients na ating gagamitin. Puso ng saging na ating gagayatin mamayang kaunti or shredded puso ng saging. Bagoong, hindi pa siya luto, gigisa natin mamaya. At tanglad o lemon grass. Siling labuyo at siling haba. Bawang, sibuyas at luya, gata ng niyog, mas mainam kung makakabili kayo ng fresh gata at tsaka salt and pepper. At siyempre, mantika para sa panggigisa. At eto na yung ating bagong mga kakusina. Naigisa ko na sa bawang, sibuyas, ilagyan ko ng konting suka at konting brown sugar. So, okay na yan. Itabi lang natin muna. Eto na yung ating tanglad o lemongrass na nalinis na. Inalis natin yung kanyang pinaka-roots at saka yung pinaka-down sa dulo. At ngayon nga, eto na po yung ating mga susong pilipit na linis na linis na. Bago po natin lutuin, dapat ibabad natin ng isang oras para sumuka o iluwa yung kanilang nakain na dumi. Ako, magdamag ko silang ibinabad. Pero takpan nyo po na may butas-butas yung pantakip nyo para hindi sila mamatay. Dahil kung wala naman silang takip, tumatakas pa po. Naglalakad dahil buhay, mga buhay pa sila. Pagkatapos kong nilinis thoroughly sa running water, pinutulan ko po yung matulis, at least 2/3 sa kanyang laki, yung dulo, yung matulis po, no, ng isang kutsilyo, na malaking kutsilyo o gunting na matalim. At pagkatapos, sila ay aking pinakuluan ng 3 hanggang 5 minuto. At pagkatapos, nirinse ko ulit. At eto na nga yung kinalabasan ng mga susong pilipit. Malinis na, ready for sauteing. Let's go and cook it na. Init na natin yung ating wok at maglagay ng mantika at tayo ay manggisa na ng bawang, sibuyas at tsaka luya. Bawang at luya, pinagsabay ko na. Sarap na mo, ilagay na natin yung ating sibuyas. Maglagay tayo ng sapat na dami ng bagong. Huwag mo na natin ipuro. At alam mo na, para may defense tayo sa sobrang alat, pwede naman dagdagan ulit eh, pag kahit luto na eh. Ilagay na rin natin yung ating banana blossom o puso ng saging. At ito ay ating aluhaluhin. Aluhaluin para magliwahiwalay yung mga pira-piraso puso ng saging.
Ilagay na natin yung ating mga susong pilipit at gata at mag-iwan lang ng kaunti at ayad natin itong kumulo. Ilagay na natin yung ating mga siling labuyo at tsaka siling haba at ibuhos na rin natin yung ating natitira pang coconut milk o gata. At eto na po yung ating lutong susong pilipit na nilagyan natin ng banana blossoms o puso ng saging. Muli, ito po si Romy sa kusina ni Sir. At papaalala, please subscribe dito sa aking YouTube channel at click ang notification bell para laging updated sa lahat ng videos na aking gagawin. Thank you for now and God bless.